I was informed that the technical advisory group on the medical experts on the use of face shields pwede na tanggalin sa labas. No more face shields outside. Yan po ang anunsyo ni Pangulong Duterte kagabi. Hindi na raw required ang pagsusuot ng face shields sa labas base sa payo ng mga eksperto. Pero may mga lugar pa rin kung saan kailangan magsuot ng face shield. Yan yung mga lugar na tinatawag na 3 C's. Unang C, closed o sarado't kulob na lugar. Pangalawang C, crowded o siksikan. At ikatlo, close contact o lugar kung saan di maiiwasan ang malapitang pakikisalamuha. Pero nang tanungin ng palasyo kanina kung ano-anong lugar ang sakop ng 3 C's, hindi pa sila makapagbigay ng malinaw na sagot. Ang Divisoria kasi halimbawa nasa labas pero madalas siksikan. Maglalabas pa raw ng guideline ang IATF. Ang aking paningin po, basta crowded, baka kinakailangan po. Pero outdoors po kasi meron ding mga tiyangge sa labas. No? Mm-hmm. So we will have to distinguish kasi meron talagang mga tiyangge na indoors, meron ding tiyangge na outdoors. Yes, for example po, yung pila ng mga pasahero sa EDSA carousel. Opo, well, ang tingin ko po, outdoors po yan. So hindi na kailangan? At tingin ko po, no? Pero antayin po natin ang guidelines din ng IATF. Ipasuot ang vaccination card na parang ID tuwing lalabas ng bahay. Paano kalo yan? Paano kala yan? Ni DILG Undersecretary Martin Dino. Yan ay para daw mabilis ang matukoy ang mga fully vaccinated at mapadali ang pagpasok nila sa ilang establishments. Pag may suot daw na ganyan, magiging panatag ang loob ng mga makakasalamuha ng isang tao. Balak ni Dino na sulatan ng IATF para hilingin na gawin itong mandatory sa mga barangay. Wala pang pahayag dyan ng IATF. Pero ngayon pa lang, isinusuot ng parang ID ang vaccination cards ng mga contact tracer ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit. Hindi raw ito polisiya ng opisina, kundi sariling inisyatibo ng mga contact tracer. Ganito rin ang ginagawa ng ilang residente ng Zamboanga City sa pinalaminate nilang vaccination card. Love triangle ang tinitignan ng angulo sa pagpatay sa isang lalaki sa barangay Pasong Tamo, Quezon City. Pukpok sa ulo at tama ng bala ang ikinamatay ng 20 anyos na si Darwin Vernon or Veron Aplit. Ang itinuturong gunman ay kinilalang si Frederick Pino. Siya ang hinihinalang nagmamaneho ng puting kotseng namataan malapit sa crime scene bago at matapos ang pagpaslang kay Aplit. Kinuli rin ng mga pulis sa mga mag-amang Ronald at Maricar Pablo. Si Maricar daw ang isa na nahulikam na tumakbo at nagmadaling sumakay sa puting kotse matapos ang krimen. Sa kwento ng mga kamag-anak ni Aplit, si Maricar ay kaibigan ng biktima na pinagseselosa ni Pino. Hindi pa malinaw ang motibo naman ng kaibigan at kung ano ang pagkakasangkot ng kanyang ama. Walang pahayag ang mga nahuling suspect. Dalawang kasamahan nilang nagsilbi umanong lookout ang pinaghahanap pa. Nakuhanan din silang nagmamadaling umalis matapos ang krimen. Ayon sa kapitan ng barangay, posibleng sinet up ang biktima. Meron pong siyang natanggap na text mula sa kanyang kaibigan na iniimbita siya dun sa pinangyarihan ho ng krimen. At dun po sa crime scene, dumating yung gunman dun kasama nung kinakasama nung gunman na yun po yung pinaghihinalaan na kanyang karelasyon. Sana po mabigyan po ng katarungan yung nangyari po sa pamakin ko kasi hindi po karapat dapat po para sa kanya. Mabait po kasi yung pamakin ko. Lahat po dito mga kaibigan niya. Sports knows no gender, kaya naman ang mahilig sa kart racing ang isang babaeng edad 5, hindi siya pinigilan ng pamilya. 10 years after napili siyang lumahok sa isang karerang, pwedeng mauwi sa scholarship sa Ferrari Driving Academy sa Italy. Kilalanin siya sa kwento ni Bernadette Reyes. Need for Speed baka mo?
Gina G. Jaan, si Bianca Bustamante. Sa edad na 16, malayo-layo na rin ang narating ng kanyang karera sa motorsports. 5 years old lang nang magsimula ang pagkahilig ni Bianca sa kart racing dahil na rin sa kanyang ama. At sa loob ng isang dekada, ilang beses nang nag-champion si Bianca sa loob at labas ng bansa. Pero the best is yet to come. Dahil si Bianca, isa sa mga napiling lumahok sa Girls on Track Rising Stars program ng International Automobile Federation, ang grupong nasa likod ng prestigyosong Formula One. If I were to win a shootout like this, a global shootout like this, and to drive with Ferrari, that would change my life. It will give a very big boost in my career. Si Bianca rin ang nag-iisang Asian na napili para mag-compete sa karera. At ang mananalo, makakatanggap ng scholarship sa Ferrari Driving Academy sa Italy. Dito nag-train ang ilan sa mga kilalang Formula One racers gaya nina Sergio Perez at Mick Schumacher. Naging malubak din daw ang biyahe ni Bianca, lalo't hindi madaling manaig sa isang male-dominated sport. Pero ito rin daw ang nag-udyok sa kanyang magpursige para makausad. I was competing against men, and often it would get very competitive. I'm a female. I always thought that what I had was a disadvantage, but later on I realized what I had was just another motivation. Mabuti rin daw at lagi nakasuporta ang kanyang mga magulang para maabot niya ang kanyang destinasyon. And just that, I would often lose a bit of confidence or in my drive, and my parents would always make sure that, you know, be yourself, do your best, and hopefully you win. And I often win, so. Renadette Reyes, GMA News. Isang pagawaan ng taho ang ipinasara dahil sa dugyot umanong lagay. Yan ang desisyon ng Quezon City Task Force Disiplina sa ininspeksyon nitong pagawaan ng taho sa Commonwealth Quezon City. Obserbasyon nila, nanlilimahid ang mga lagayan nito. Kinakalawang din ang ibang gamit at nangitim ang pinagsasalukan ng tubig na panluto ng taho. Maging ang panlinis ng tiles, nasasawsaw pa raw kung minsan dito. Nako, may namataan pang ipis na gumagapang. Pinuntahan ang pagawaan ng taho matapos ireklamo ng ilang residente ang maitim na usok na lumalabas mula rito. Walang mismong may-ari ng pagawaan pero isang kamag-anak ang humarap sa mga otoridad. Kahit maluto lang po yung nakababad, sir, kasi mahal po yung beans para makatulong po sa kasi ang pinsan ko may sakit po, may-ari po ng tao. Kahit maluto lang po, tapos isasarado na bukas, hindi na po mag-operate, hanggat hindi po malilinis yan. Pero hindi pala ito ang unang beses na ipinasasara ang pagawaan ng taho. Inabisuhan na raw ito ilang gabi na ang nakalilipas pero patuloy pa rin nag-operate ng palihim. Wala rin pala itong permit to operate at sanitation permit. Babantayan daw ng mga otoridad na hindi na ito muling makapagbukas hanggang hindi nalilinis at nakakakuha ng mga permit. From Misamis Occidental to New York ang naging journey ng isang Pinay designer. Tunghayan ang kanyang mga disenyo sa kwento ni Katrina Son at alamin kung bakit siya pride of the nation. Sa gitna ng prestigyosong New York Fashion Week. May bahaging pang-engkantadya ang tema? Nagkataon lang ba yan sa event na dinadalungan ng mga personalities at top designers around the world? Sadya yan dahil kabilang sa mga inirang paroon ngayong taon ang mga disenyo ng tubong sapang dalaga Misamis Occidental na si Rojan Morris. When I was younger, I remember making a dress out of curtain, and my dad gets furious about it, and you know, he have to hide all the curtains and scissors para wala akong magunting. Based in Charleston, West Virginia na ngayon si Rojan kasama ng pamilya. Mula sa pag-eeksperimento noon na makagawa ng sariling damit, heto tinahangaan na siya sa international scene. Being in the New York Fashion Week, it's something that it's priceless. It's priceless to
to see your accomplishment. And it was an amazing experience to think na nasa ano from Sapaglalaga to New York City. So it's a big thing. At ang Encantadia, all-time favorite pala ng kanyang anak. Mabuti raw at na-pull off niya sa tulong ng iba pang Pinoy. We venture our ladies line, the New Jordan Empire collection, because I wanted to showcase my hometown. With the work that I put on to the dress is a lot of work. But then when you see it naman, you know, na nakapaglikha ka ng something unique, something different. So it's like you're very honored. You're, you know, parang magpa-paid off talaga yung hard work mo. Ang pioneer Rogen sa mga nangangarap na pasukin din ng fashion industry. Keep on dreaming. Just dream. Dream what you want to dream. Go where you want to be because we only have one life and one chance to do it all. Katrina Son, GMA News. Para raw may pambili sila ng alak, nilooban ng 5 minor de edad ang isang paupahan sa Dagupan City. Sa kuha ng CCTV, may makikitang 5 tao na lumabas sa paupahan habang may bit-bit na mga gamit. Kabilang daw sa mga ito ang laptop, 2 mamahaling cellphone at 3,000 pisong barya. Agad na isinumbong sa barangay ang nangyari kaya may hinuling mga menor de edad mula sa kalapit na bayan ng Kalasyaw sa Pangasinan. Sila raw yung mga nahulikam at umami naman umano sila. Hindi na nagsampa ng reklamo ang may-ari ng paupahan dahil nangako raw ang mga kabataang ibabalik ang mga ninakaw. Patay ang isang babaeng angkas matapos masagi ng oil tanker ang sinasakyan niyang motorsiklo. Magkasabay na binabaybay ng oil tanker at motorsiklo ang isang kalsada sa Hermosa, Bataan. Makikitang sumemplang ang motorsiklo paglagpas ng oil tanker. Ligtas naman ang driver ng motorsiklo na nagtamo ng mga sugat. Sumuko ang driver ng tanker. Ayon sa Hermosa Police, nagkasundo at nagkaroon na ng settlement ang 2 pani. Hindi basta isda, kundi butanding o whale shark ang natrap sa isang fish cage sa Bacolod City. Hala, dakudak! Ayon sa ilang residente, nitong weekend pa nila namataan ang butanding sa dagat hanggang sa natrap na nga ito kalaunan. Rumesponde agad ang Philippine Coast Guard at ang BF at ang BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sinuri nila ang kondisyon ng butanding at kung paano ito maayos na mapapakawalan sa fish cage. Yan din ang panawagan ng isang conservation group. Abiso ng mga otoridad sa mga residente, huwag pagkaguluhan ng butanding upang hindi ito ma-stress at manghina. Magpuputol na uli ng kuryente ang Meralco sa Metro Manila ngayong nasa Alert Level 4 na ito. Kung tulad kayo ng ilang customer na problemado dahil sa naipong bayarin, pakinggan ang mga bilin. Abangan na ang disconnection notice ng Meralco na ipapadala simula sa susunod na linggo. Kung kulang pa rin ang panahon para makapaghanda ng pambayad, makipag-ugnayan sa Meralco para sa mas magaan na payment terms. Maaring pumunta sa business centers ng Meralco o makipag-ugnayan sa kanilang virtual customer assistant. Hindi naman magpuputol ng kuryente sa mga lugar na naka-granular lockdown. Gayon din sa mga lugar na nauna ng inanunsyong nasa MECQ hanggang sa katapusan ng Setyembre, gaya ng Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna at Lucena City sa Quezon Province. Drones na kayang rumesponde sa emergency ang dinedevelop sa Switzerland. Yan ang 5G-connected drones na magsisilbing eye in the sky ng mga responder. Ayon sa startup company na Photokite, pinabibilis ng kanilang 5G drones ang pagkuha ng impormasyon tungkol sa emergency situation, kaya makakaresponde rin ng mabilis at tama ang mga otoridad. Sa tulong ng thermal imaging camera, kaya ng drone na matrace. Kung may taong nangangailangan ng tulong kahit makapal ang usok, kaya ng 5G drones na lumipad sa loob ng 24 oras sa maximum height na 150 feet, anuman ang kondisyon ng panahon.
K-pop invades GMA Online. Sumalang sa Kapuso exclusives ang South Korean boy group na B2B. Let's get it up. Go. Would you have more money or more time? 1, 2, 3. More time. 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 Next. Publish your personal diary or make a movie about your most embarrassing moments. Wow. 1, 2, 3. Diary. Make personal diary. Isa lang ito sa ilang specials at collaboration ng B2B sa Kapuso Network. Sunod silang mapapanood sa podcast na Behind the Song, hosted by Thea Astley sa September 28. Bye! 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 Nakausap naman ng GMA News ang kumanta ng hit single na I Guess I'm In Love, na ginawan pa ng cover version ng dalawang SB19 members. Ang singer niya na si Clinton Kane, may dugong Pinoy. Ibinahagi niya ang kwento sa likod ng kanyang love songs. I'd find someone who is worth the wait of all the years of my heartbreak, but I know now I've found the one I love. Kwento pa ng Norwegian singer, nag-break sila ng kanyang girlfriend isang araw matapos i-release ang kanta noong August. Kaya kahit tungkol ito sa newfound love, hindi niya maiwasang malungkot. Nakatulong naman daw ang suporta ng fans na na-impress sa kanta niya. Komento naman niya sa cover version ng dalawang miyembro ng SB19. They sounded really great and I'm really appreciative that they did that. Yeah, a lot of people, I've saw a lot of people from the Philippines doing covers, doing videos, and you know, listening to it. It's doing really well in the Philippines, so I'm very happy about it. Pinalaga ng isang lola ang isang snatcher at nanaig siya sa labang ito. Nahuli kami yan sa Moscow, Russia. Naglalakad ang 70 taong gulang na babae nang lapitan siya ng isang lalaki, sabay hablot sa kanyang bag. Pero hindi bumitaw ang matanda sa bag kahit natumba na at nakaladkad pa sa kalsada. Nakipagbuno sa lola at pinilipit pa ang braso ng snatcher. Noon na bumitaw ang snatcher at kumaripas ng takbo. Hinabol siya ng isa pang lalaki. Sa huli, naaresto rin ang 22 anyos na snatcher. Hinamon lang daw siya ng mga kaibigan na kunin ang bag ng lola. Nahaharap siya sa kasong attempted robbery. Sa tagal ng pagkakatenga, ilang taxi sa Thailand ang may tumubo ng gulay. Pero sadyang tanim po yan, huwag kayong mag-alala. Yan ang sagot ng isang taxi company sa Bangkok, Thailand, ngayon na hindi muna pumapasada ang marami nilang taxi. Kumunti kasi ang mga pasahero ng magka-pandemya. Bawas stress na raw ang pagtatanim, dagdag makakain pa ang mga aanihing gulay para sa mga driver at staff nilang nawalan ng kita. Kabilang sa mga tanim ang mga sili, pipino, zucchini at iba pa. Paano kung si Call Me Maybe singer Carly Rae Jepsen maging lola na? Maganda pa rin siguro. Why not? Ganyan na raw ang itsura niya recently? Hindi naman siguro. Siyempre makeup. Of course. Bees lola lang yan. Para sa isang version ng cover art ng kanyang hit song. Meron ding past at present version ng cover art. Feeling old na raw dahil 10 years na pala nang i-release ang it's been 10 years. Grabe. Call Me Maybe na nakakuha ng dalawang Grammy nominations. Advance Halloween ng pakulo sa isang bakunahan sa Cebu City. Ano, mag-iengganyo kaya? May engganyo kaya kayo yung pala yun kung ganito ang makasabay ninyo? Acheche. Kompleto sa madre outfit, nakakatakot na makeup at contact lens ang getup ni Nico Angelo Adal bilang sa lalaki. O si Valak, sa horror film na The Nun. Bakit daw siya? Habang yan ang binabakunahan, yan ang suot niya. Pagkatapos, proud pa siyang nag-flex na bakunado na siya. Idea raw niya yan
at ng kaibigan niyang si Ashley Mark Swing. Bakit? Pero pagsasadula lang yan ng vaccination. Mensahe ng gimmick ni Nico na isang nurse at vaccinator, maski ang nakakatakot na si Balak, takot din sa COVID-19. Tanong nila sa mga hindi pa bakunado, kailan mo pa, Balak, magpabakuna? Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat niyong malaman. Susunod na ang saksi. Ako si Ato Marauli. At ako si Maki Pulido. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMAnews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.